ay uwi na sa Pilipinas ang labi ng Pilipinang si Vivian Camarota na namatay matapos umanong bugbugin ng kanyang asawang Malaysian. Panawagan ng kaanak ng biktima, payagan ng suspect ang dalawa nilang anak ni Camarota na makapunta sa bansa para makapiling ang ina bago ito inibing. May news to go si Mav Gonzalez. Di nakala ng mga kaanak ni Vivian Camarota na sa muli nitong pagbabalik sa bansa, nakakahon na ito. Namatay kasi si Vivian kasama ang magtatatlong buwang sanggol sa kanyang sinapupunan noong June 4 matapos umanong bugbugin ng asawang Malaysian. Kagabi na repatriate na dito sa Pilipinas ang kanyang labi. Ayon sa kapatid ni Vivian, maayos naman ang relasyon ng mag-asawa noon. Kasi nalaman ng kapatid ko na mayroon siyang babae. Past 2 months pala, pinubugbog na pala siya. Halos araw-araw daw sabi nung kaibigan naman niya. Nito na lang namin nalaman niya sa kaibigan niya. Hindi lang daw nagsusumbong yung kapatid niya sa amin. Napagkasundoan na ni Vivian at asawang si Nikki na maghiwalay. Ngunit naging komplikado daw ang sitwasyon dahil nabuntis si Vivian. Sa Facebook pa rin nalaman ng pamilya Camarota ang nangyari nang mag-post ng panawagan ang mga kasamahan niyang Pilipino sa Malaysia. Kagabi, sinundo siya ng kapatid na si Jason at tatay na si Gregorio, kasama ang ilang miyembro ng grupong migrante na humihiling ng katarungan para kay Vivian. Wala raw wala mga anak ni Vivian sa sinapit ng ina. Sa ngayon, nasa Malaysia pa rin ang dalawang bata. Ngayong wala na si Vivian, isa na lang daw ang hiling nila sa asawa nito. Nagawa mo na yan, sana naman huwag mo na pagkaitan yung kapatid ko. Sana naman hayaan mo makasama mo sila dito hanggang sa huli hatuan. Yun nga lang din ang hiling namin, kahit hanggang makalibing lang kasi kawawa na may kapatid namin. Ibuburol si Vivian sa bahay nila sa San Antonio, Nueva Ecija. Mav Gonzalez, GMA News.